Hello, magandang araw sa ating lahat. No? Itong sasabihin ko ngayon ay tungkol ito sa ating isang kababayan sa Pilipinas na nagpapasiklab. Ewan ko kung anong pinaghuhugutan na walang iba kundi si Milay Cantiveros. Alam mo, Milay Cantiveros, kung talagang ini-endorse mo ang iyong presidente, gawin mo ang tama. Nasa iyo yan. Pero, bigyan mo ng limitasyon yung bibig mo. Dahil ikaw, wala kang alam sa mga nakaraang henerasyon. Sino ba ang tinutukoy mong magnanakaw? Ha? Sino? Kahit wala kang binabanggit na pangalan, pero automatic yan si Marcos. Aber, oo nga, ang daming nag-akusar tungkol sa mga Marcos. Pero, ano? Mayroon bang nilabas silang mga katibayan? Sige nga, ikaw, Melay, kung talagang gusto mong makatulong sa iyong mga kapwa-artista na maibalik ang EBS-CBN, walang problema doon. Gawin mo lang yung tama. Kung makahusga ka na magnanakaw, ayaw mo sa isang magnanakaw, siyempre kahit naman ako ayaw ko sa isang magnanakaw. Pero sinong makapagsasabi? Ha? Bakit? Yung mga nakaraang presidente ba? Ano ba ang ano mo pagkakilala mo? Iyan ang hirap sa atin eh. Sumasakay ka ng sumasakay. Ha? Okay lang yun. Taga Mindanao ka pa man din. Ako rin taga Mindanao pero inis na inis ako sa'yo ngayon. Alam mo, Melay, natutuwa na sana ako sa'yo dahil ano eh. Pero sa nakita ko ngayon na ano, na pinagsisigawan mo yung pagnanakaw, ay dapat eh inaaral mo muna yung mga sinasabi mo, hindi yung hala, magnanakaw na. Ayaw natin sa mga magnanakaw. Alam mo, inaakusahan mo yung tao na wala ka namang ano, pinakitang ano, ebidensya. Wala naman kayong pinapakitang ano, katibayan. Anong ninanakaw? Ako, hindi ako diehard BBM, pero sa ngayon, sa totoo lang, BBM na ako. Alam mo kung bakit? Wala eh. Ha? Ito ah. Alam mo ikaw, Milay, wala kang pinagkaiba dito sa isang OFW, dito sa Taiwan, na paano niya binalahura, inalipusta si Presidente Duterte noon, nung panahong nagla-lockdown. Ha? Ha? Hindi ko nabanggitin yung OFW na yun. Pero talagang pinaglalaban ko si Presidente Duterte noon. Ha? Yung mga sinasabi niya noon na ano, si President Duterte, ha? Mamamatay tao, ano, ang sarap sampalin, di bali na raw umuwi na raw, makauwi daw siya, nasampal lang daw niya si Presidente, doon ako nanggigil. Pero wala kang pinagkaiba eh, ha? Melay, ha? Yung ano mo, sikasuhin mo yung pamilya mo. Satsat ka ng satsat nang wala sa lugar. Sibagay, karapatan mo yan, pero karapatin din pag magsasalita ako tungkol sa'yo. Kapal ng mukha niyo. Dapat digan mo. Paglalaban mo yung ano mo, yung presidente mo. Bakit? Ano ba? Akala mo ba yan ang magsusalba ng problema ng Pilipinas? Mahiyahiya naman kayo, hoy. Alam mo, okay na sana yung maghushus kayo diyan, magsayaw-sayaw kayo, anong gawin niyo, magkanta-kanta kayo, magbigay kayo ng kasiyahan ng mga tao. Ha? Pero kung makapuin ka naman doon sa mga ano, sa mga tao na sinasabi mong magnanakaw, magnanakaw. Ha? Ayaw na namin sa mga magnanakaw, los-los ninyo. Sino? Bot-bot ninyo eh. Nakakasurok mo ng dugo dahi. Naku. Ewan ko ba? Bakit?
Nako, alam mo, Melay, totoo lang. Kaya ka nagkakaganyan, ay, ano, nagugutom ka na ba? May ilagay mo sa lugar yung ano mo, yung pagkabungangera mo. Bakbakan kita yun. Nakakainis ka. Wala kang pinagkaiba sa iba dyan. Pero okay lang sana yun eh. Pero ikaw, akala mo, ba, malinis ka ba? Tumigil ka nga dyan, Milay, ha? Nanalo ka lang dyan sa, ano, sa PBB. Akala mo kung sino ka na. Akala mo, sikat na sikat ka na. Pwede! Los-los din mo. Malipay na unta ko magtanaw ninyong malipayon. Malipayon ba, Oroy? Huwag ako, huwag kami. Kahit hindi mo binabanggit si Marcos, pero ano, si Marcos ang tinutukoy nyo. Mahiyahiya naman kayo sa ano nyo. Bakit yung ano mo, yung presidente mo ba? Wala bang bahid pag nanakaw yan? Tumigil nga kayo? Naku ha, Melay Hontiveros ha, umayos-ayos ka. Hindi porke andyan ka ngayon sa ano, kayang-kaya mong gawin lahat ng gusto nyo. Bigyan mo naman ng ano, imitasyon yung lumalabas sa bunganga mo. Dahil nakikita ka ng mga anak mo na, uy, ganyan palang pag-ugali ng nanay ko. Diba? Umaano pa talaga na, mag-nanagaw na. Sungahin kita dyan. Ay nako, nakakaano ka. Huwag ganon, Melay. Ako natutuwa ako sa'yo, pero sa ginagawa mo ngayon, hindi ako natutuwa na. At kahit na kung ano man yung nakikita nyo sa Marcos, ikaw, hindi mo alam yung mga kapanahon na noon. Ako noon, alam ko dahil kahit papano, ha, alam ko yung mga nagawa ni Marcos noon. Dahil naabutan ko yun. Tumigil-tigil ka nga, Milay. Pati yung buho ko, kumukulot sa'yo eh. Mayos ka. Alam mo, Milay. Idol pa naman kita, Milay. Totoo lang. Huwag ganon. Huwag naman ganon. Eh, gulo-gulo na nga ng sitwasyon eh. Dumagdag ka pa. Bakit? Gusto mo pang pasiklag ka? Bakit? Pag nanalo ba yung presidente mo, bibigyan ka ba ng posisyon yan sa gobyerno? Ay, pag-ingana tayo, oy. Oh. Bakit sa sinasabi mo ba ngayon, wala bang maraming magagalit sa'yo? Oo, maraming naiinis kung pag-uusapan si Marco, maraming bintang sila. Pero sana naman, mag-ano kayo, maglatag kayo ng mga ebidensya. Dami-dami nyo ng mga akusan sa kanya, pero wala naman kayo nilalabag na. At bang mali sa isang anak doon sa ama kung meron man? Ha? Ba't nyo dinadamay? Huwag ganon. So, porque si Bongbong Marcos eh, hindi naman nagsasalita ng mga bagay-bagay dyan sa mga kalaban niya, pero kayo, kung makahusga kayo, akala nyo. Kung talagang, ano, magnanakaw sila, di, pakulong nyo na. Hanggang ngayon, di pa makulong-kulong eh. Ano ba yan? Huwag ganun ha. Mela, yung Tiberos ha. Cantiberos pala. Idol, alam mo ba yung na-admire kaya kita? Dahil taga Mindanao ka at saka naanuhan ako sa'yo sa PBB. Pero sa ginagawa mo ngayon, parang sinasanibang ka rin eh, no? Huwag ganun, Milay. Baka sa ginagawa mo yan eh, maapiktuhan pa yung pamilya mo. Ha, Milay Cantiveros? Okay lang sana kung maghus-hus kayo dyan, mag-ano-ano kayo dyan, magpasayaw-sayaw kayo dyan, bigay niyo niya kung ano yung the best ninyo sa mga talent niyo. Pero yung dumagdag pa kayo sa pag-aakusa, eh eto sa'yo. You know, mayos ka, Milay, ha? Mayos ka. Huwag kang ano dyan. Dahil sa ginagawa mo yan, marami ring nagagalit sa'yo.
Alam mo, Melay, masarap yung natutulog na may peace of mind, ha? Yung walang tumutuligsa sa'yo. Hoy, Melay, kapal na mukha mo. Ba't mo sinasabing ganyan? Bakit? Sino ka ba? Ano bang alam mo sa mga Marcos o sino pa man yung mga tinutukoy mong magnanakaw? Labas mo, ebidensya! Oo. Eh, yung mga taong talagang nag-aakusa nga, hindi nga nila matulig sa tulig sa yung tao dahil ano, saan? Kaya tuloy, maraming nagmamahal ngayon kay Bongbong eh, dahil ginaganyan nyo eh. Naku, Milay ah, ako sa'yo, okay lang yung magpagalingan kayo dyan ng mga kapwa nyo, artista dyan, mag-host-host kayo dyan sa mga rally-rally dyan, mga presidential na ano dyan, activities sa mga eleksyon. Pero huwag ka nang dumagdag sa pagtutuligsa sa mga presidente, okay? Tama na yung mga presidente ang magkapwa-kapwa na lang sila batuhan ng mga kung ano salita. Atay. Huwag ganun, Milay, ha? Imbis na maraming matutuwa sa'yo, marami na tuloy maiinis sa'yo. Huwag ganun, Milay, huwag. May pag-asa ka pa. May pag-asa pa yung pamilya mo na Dahil sa ginagawa mong yan, pati pamilya mo maapektuhan. Pati sila makaranas tuloy ng stress dahil sa mga batikos din sa'yo ng mga tao. Wag. Sabagay, sanay naman kayo sa ganun eh, di ba? Kung walang mga issue, hindi kayo ma-entertain, hindi kayo ma-interview, hindi kayo maano. No? Di ba no? Ako, naglalabas lang din ako sa ng sarili kong ng opinion kasi na naririnig ko eh. Hindi ko naman hahayaan na porque OFW lang kami dito sa ibang bansa eh. Wala na kami magawa. Hindi no? Alalahanin mo, nandito rin kami para yung makaboto rin sa eleksyon. Huwag ganun, Milay. Payo ko lang sa'yo. Gusto mong maayos na pamumuhay na may peace of mind. Bago ka magsalita, pag-isipan mo munang mabuti, ha? Kayo, kahit sino dyan, pag-isipan nyo mabuti. Huwag kayong ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Kung nga sinasabi nyo, ipakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno, ipakulong. Mapuno na lahat yung mga kulungan dyan sa mga kawatan. Sana mayroong makulong. Kung meron man talaga, ha? Sige, maayos na kayo dyan. Pasensya na kayo, ha? At ako'y... Babay na. Huwag naman kayong ganyan. Milay, alalahanin mo yung mga anak mong cute pa naman. At yung pamilya mo, yung asawa mo, alagaan mo gusto yung pamilya mo. Yun lang at babo.